Alright guys, I will show you an illustration how our air pressurization system for our fire exit and our smoke evacuator system works. Okay, let's have an illustration. For example, this is our building or structure. We will make a section of our structure. Example, in the middle will be our pipe chase. Now, on this area, we'll put a line here. Then we will designate this floor as our machine room area, MR. Then, on the lower part will be our residential area or residential floors. Okay, so on the left side will be our fire exit stair. On the right side will be our elevator lobby. So right here, we will put landing, then stair, stair, landing, landing, stair, landing, landing, stair, then another landing, and maybe here another landing, stair, then another landing here. Okay, so right here we already have the landing and the stairs. We will just clear these lines. We'll remove this one, these lines, and these lines. Okay, now we will put a fire exit door here. Fire exit door, fire exit door. This one is just only an illustration. All right, so right here we have the fire exit stair, and on the right side will be the elevator lobby. Elev lobby on this part. So elev lobby. Okay, so right now we will put the centrifugal fan of our fire exit pressurization system. So this one is the centrifugal fan and the motor. Okay, just an illustration. Then we'll draw a line here, symbol of our ducting. So we have ducting here in the pipe chase. Okay, so top to the centrifugal fan, then going here outside. So let's imagine that this area or part or this part is the exterior part. Okay, the exterior part, exterior. Okay, so we have here the ducting. So on this ducting, it will be branched out from every floor of our fire exit stair. Okay. So from here, from the outside, kukuha siya ng hangin, hihigop siya ng hangin dito sa labas ng ating structure. Hihigop itong ating centrifugal fan at papasok dito sa ducting, papunta dito, at ibubuga niya ngayon dito sa ating fire exit. So ang papasok dyan is pressurized air na fresh air. Okay? Yan. So yan ang purpose niya. Hihigop siya dito ng hangin. Itong motor natin, no? Kapunta dito sa ducting at magbabranch out dito sa respective floor ng ating fire exit stair. So with that, in case of emergency, like for example, meron ka ditong meron ditong pumasok ka ng fire exit, may nasusunog dito or usok dito. Dito pa lang sa pagbuga ng ating air pressurization sa ating fire exit, i-exhaust out niya palabas ng ating fire exit yung any fumes or any smoke na papasok dito sa ating fire exit stair. At the same time, makakahinga tayo ng fresh air dito sa ating fire exit stair. So yun ang purpose ng ating air pressurization system ng ating fire exit. So pag may hangin dito, ipupush niya yung hangin palabas ng ating fire exit habang pumapasok tayo dito sa ating fire exit stair, and safely
going through that safe area na wala nang usok o apoy. So pinupush niya yung usok at binibigyan niya tayo ng fresh air na mahihinga habang safely bumababa tayo dito sa stairs natin going to the nearest exit point. So yun ang purpose nitong ating air pressurization system. Now, going naman dito sa ating smoke evacuator. So same application, we will put here the centrifugal fan and also the motor. Now, we will draw also a line. So we will use maybe the black one. So we will make a ducting here, ducting. Then it will also branch out going to the elevator lobby. So itong materials na to, pwede siyang grill like yung pinakita ko dun sa video. Yan. So ito naman yung hihigop ng usok na mula dito sa area na to. Hihigupin niya. Papasok. Dadaan dito sa ducting. Pupunta dito sa ducting na to. Papasok na sa centrifugal pan natin at ilalabas ngayon natin dito sa labas. Yan. So, mapupush out yung lahat ng usok palabas ng ating structure. So, yun ang purpose ng ating air pressurization system and also yung ating smoke evacuator. So, dito sa fire exit, you have the fresh air na pumapasok dito sa ating ducting. At magbabrance out dito sa ating mga fire exit stair para bigyan tayo ng fresh air while we are exiting safely dun sa nearest exit point natin. Okay? So ito naman smoke evacuator, ito naman yung hihigop o mag-exhaust out lahat ng fumes o usok na galing dito sa lobby natin or any areas ng structure natin. So yan ang tulong niya. Hihigupin niya lahat ng usok papunta dito sa duct na to palabas ng ating structure. Alright, so I hope na with this simple illustration is napaliwanag ko sa inyo itong function ng ating air pressurization ng ating fire exit at saka yung ating smoke evacuator system. This one is just only a layout, so depende rin ito doon sa inyong project, doon sa structure ninyo, sa pagle-layout ninyo. So depende ito doon sa inyong mechanical consultant or any fire pro consultant sa kanilang pagle-layout ng system. So this one is just only a layout just to explain to you how it works and how the system works in our structure. Alright guys, so I hope na nakapagbigay sa inyo ng konting knowledge itong na-share ko sa inyo. Thank you guys. We're here in the machine room. This is the control panel of the air pressurization. Ito naman yung motor at saka centrifugal fan na kumukuha ng hangin doon sa labas. At ito naman yung ducting system niya dito sa kisame. So you can see here, nag-split yung dalawa para doon sa air pressurization and also dito sa ating smoke evacuator ducting. So ito na yung ating smoke evacuator ducting at ito yung kanyang control panel. Ito naman yung centrifugal fan na humihigop ng usok at ibubuga naman niya palabas. So ito yung system natin dito sa loob ng machine room area. Ito yung ducting natin dito sa machine room area natin. Here's the testing of our smoke evacuator control panel. Circuit breaker 3 breaks in the single phase na coil. Okay. 5 seconds delay sa Y delta. Mm-hmm. Then reset emergency button. And then manual selector switch. Alright. And then pupush na po natin yung start. Okay, the green one. Apo, meron po siyang run indicator para sa running, which is yung kulay green, and then yellow para sa trip off. Okay. Then, start na po natin. Go ahead. Check natin sa... So right now, we're conducting testing for our centrifugal fan of our smoke evacuator system. So ito yung kanyang control panel. Ito yung kanyang centrifugal fan na nag-generate ng energy para exhaust out lahat ng usok dun sa area na meron tayong smoke evacuator grill.
So ito yung system ng testing natin dito sa machine room. So right here, yan, ito yung ginagawa natin. Here's the actual testing of our air pressurization and the smoke evacuator. Right here, ito yung ating smoke evacuator. Ito yung kumukuha ng usok dun sa loob ng ating structure palabas. So malakas ang bugan yan. So ganyang kalakas yung hangin niya. Ito naman ang area ng ating roof deck. Dito tayo kumukuha ng ating fresh air para dun sa ating stairwell pressurization. Ito naman ang ating air intake para sa ating air pressurization. Okay guys, so napaliwanag ko sa inyo yung purpose ng ating smoke evacuator at saka yung air pressurization. So napakahalaga nitong utility system na to during the event of emergency and during the event of fire. Alright, so for now, yun muna. I hope na nakapagbigay sa inyo ng konting knowledge itong na-share ko sa inyo regarding smoke evacuator and air pressurization system ng ating fire exit. So sa mga susunod na ating mga video, please do like and subscribe and follow me para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Again, I'm Arki-Knows, sharing with you what Arki-Knows. Thank you very much and God bless you.